Oh, hello guys. Andito na naman ang inyong auntie. Nakita niyo yung sunroom ko, oh, puno ng halaman, oh, 'di ba? Diyan ko muna sila nilalagay kapag winter kasi malamig sa labas. Yung iba nga naabutan na ng lamig sa labas eh, 'di ba? Bagong gising ang lola nyo. Oh, naabutan na sila ng lamig. Sana nga mag-survive sila next year. Yung iba naman nagso-survive. Kung maso-survive nyo, lagay nyo muna sa loob ng bahay. Pero hindi 'yan ang topic natin ngayon dahil nagugutom ako. Ang topic natin ang gagawa tayo ng kakaiba na naman tinapay. Yung pandesal nyo, bakit ba yung pandesal lagi lang pandesal na plate, tapos papalamanan din? Eh bakit dalang bi-event, lagyan ng palaman? Hindi yung papalamanan pa. Tara, punta tayo doon at mangangalkal tayo ng kamote dun sa aking pisa. Oh. Kasi yung kamote ko, tignan nyo guys, oh, wag nyo muna silang kalkalin kasi ganito, hindi naman malamig na, pero namamatay siya. Pero yung ilalim niyan, buhay pa. So, ang gagawin lang natin, kukunin ko yung iba kung nakakalkal na, yan siya, oh. Nakalkal ko na to kanina. So, yan, mangunguha tayo ng kamote. Yung kamote ko na, ito yung aking tubo. Kalin natin yung iba, guys. Ayan siya, kasi yan yung malaki niyang ugat, oh. Alam ko, nakalkal ko na to kanina dito, eh. Oh, ayun, oh. Ayan siya. Oh. Ayan siya. Mungo tayo ng iba pang kamote, eh. Oh, yung iba, yun, oh. Taganto kasi yung lupa nga namin, ayan, oh. Yung maliliit na yan, sama nyo na yan. Ayan. Yung lupa kasi namin dito, buhangin. Pangit tong buhangin. Nilalagyan ko lang to ng mga baso-basura, kaya medyo lumalaki yung halaman. Kasi ayan o, magkakaagaw na sila lahat. Hindi mataba yung lupa dito, guys. Kung mataba to, sana malaki yung kamote. Nga lang, lumalaki pa rin siya, nakakalaman siya kasi yung mga basura ko, yung mga karton, papel, binabaong ko dito sa lupa. Ayan siya, o. Kalkalin natin yung iba pa. Ayun. Aray ko, medyo malaki to, ay. Ay, pare. Yun siya. Okay. Ito para mabilis kumulo. Ayan na siya. And kasi gusto ko yung sabaw nito, yun ang gagamitin natin sa paggawa natin ng dough. So, ito siya. Ano yung nilagay ko na yon? Ano yon? Ito ay natural na pampatamis. Ito ay tubo. Sugar cane. Yan. Yung pinatubo kong tubo sa aking garden. At syempre, habang pinakukuluan natin yan, kasi masarap ang sabaw niyan, guys. Ito ang idadagdag natin. Ito. So, na-frozen ko na to para mabilisan luto, no? Ready na. So, yung iba kasi, di ba? Yan. Okay na siya. Yung iba kasi gusto nila buhay probinsya. Eh, paano kung ayaw mo talagang umuwi ng probinsya? Eh, di gawin mo sa sarili mong bahay. Yan siya. Hintayin natin itong kumulo, no? Takpan natin. Hintayin natin siya kumulo. At yung sabaw niyan, masarap na gawing siya. So, ito ang ating kailangan. Kailangan natin ng 7 cups of harina. 7 ito. So, manguhuma natin ng harina, no? Oh, balik ka tayo, guys. So, nakuha ko na yung 7 cups ng harina. Ito optional lang to. Na-try ko lang. Mukhang masarap siya eh. Steel cut daw. Irish oatmeal. Non-GMO. Charos. So, optional lang yung maglagay ng oatmeal. Nasa sa inyo yan kung gusto nyong maglagay or hindi. Sa akin, trip ko lang talagang maglagay. Kasi pag kumakain ako ng tinapay, gusto ko yung nabubusog ako agad. So, ito siya, no. Mga 4 cups ng oatmeal. Yung nilagay ko dito. Pagtas ng oatmeal, lagyan natin ng 1 tablespoon ang gusto ko or kalahating tablespoon ng cinnamon. So, i-sprinkle natin yan siya, no? Pagkatapos niyan, gusto nyo rin tong dagdagan ng yeast. Ito na yung yeast ko, guys. So, mga half of tablespoon lang to, no? So, yung iba, pinaghahalo na nila. Yung sa akin, halo-halo na. Haluin nyo lang siya ng ganyan. Hindi nyo na kailangan yung tunawin pa sa ano. Na-testing ko na rin yun, eh. Tutunawin ko muna sa tubig bago ko ilalagay yung yeast. Papaanayin ko pa, papaalsayin. Hindi na kailangan yon. Kailangan nyo lang ng maligamgam na tubig na ihalo dito. Ito na siya, guys, no? So, teka lang, pinakita ko yung oil. Kung napanood nyo yung una kong video, ito yung coconut oil na merong palm sugar. Kung gusto nyo yung sukatin, kailangan nyo lang ng 3 cups of oil. So, ayan na siya. Kung gusto nyo yung sukatin, no? Pero ako, sukatin lang natin para lang sa video, no? Ayan, 1 cup na yun siguro, no? Siguro, 1.5 cup to. Lagay natin yan. Sayang, eh. So, ayan na siya. Nadagdagan ko na siya ng oil. Ito naman yung sabaw ng ating pinagkuluan na kamote, no? Lulutuin natin yung kamote muna. Tapos, yung sabaw ng pinagkuluan yan. Yan ang ilalagay natin dito. So, kailangan nyo ng, if that is 7 cups plus 4 cups ng oatmeal. So, kailangan nyo lang ng tansyahin, mga 4 cups of this. 4 cups of water from here. So, haluin natin siya muna, no? Pwede nyo dagdagan lang ng tubig kung kulang sa tubig. So, haluin nyo muna siya sa gitna bago nyo i-mix yung ibang harina. So, yan na siya, guys, no? Medyo
malabnaw siya. So, yung natitira yung harina sa taas, yan ang ipanghahalo niyo dyan para maging matigas yung inyong dough. Yan. Imamasa lang natin to. Tapos, bago natin siya bilugin. Okay. So, ito na yung dough natin. Ang gagawin natin, isisit muna natin to ng mga isang oras. Paalsahin muna natin siya. So, para mabilis ang pag-alsa, takpan nyo. Ilagay nyo sa pinakamainit na side ng bahay nyo. Takpan natin siya. Yan. Ganun din naman. Okay na yan. Paalsahin muna natin. So, meanwhile, ito na yung ating mga ube at mga kamote na pinakulan. Tatanggalin lang natin yung mga yan, to. Itong mga yan, itong mga tanglad at saka itong sugarcane kasi hindi naman natin ito makakain. So, yan. Piliin lang natin itong mga to, no? Yung mga tanglad. Tanggalin natin yung mga tanglad at imamash natin ito lahat. So, ito na siya. Ang gagawin natin, imamash up natin ito. Tapos, habang minamash up nyo, lagyan nyo ng isang latang cream. Tapos, lagyan natin ng ito siya, 1 cup ng condensed milk habang minamash up natin itong mga to. And pagkatapos ng condensed milk, this is 1 cup of cake flour. Yan. Para gagawa tayo ng dough out of these sweet potatoes. Kamote, aka. Eto na siya guys. So pagkatapos ko siyang mahati-hati o kaya mamash, o di ba? Creamy-creamy na siya. Ang gusto kasi ng asawa ko medyo may buo-buo pa. So nasa sa inyo na yan kung gusto niyo yung cream, yung feeling niyo ay medyo buo-buo. Kasi sa Korea kasi ganito eh, gusto nila yung may buo-buo talaga eh, yung talagang kuguma ang tawag nila dito, talagang kuguma, kumbaga kamote-kamote talaga. Pag medyo durug-durug na, parang feeling nila peki na yun. Ating dough na pinatubo ko, no, kanina pa tong tanghali, inabot na ako ng alas 5:30. Alas 12 pa yata to. Anyway, so ito na siya, no. Pwede natin ito i-mold. So ito siya, kuha tayo ng konti. Tapos, kailangan manitis lang guys para mas masarap, no. Para tayong gumagawa ng siopaw. Kasi, konti lang dahil ang dami kong nagawang. Ang dami ng ating filling. Ito yung filling natin, no. Ang dami nating filling. Magiging filling tayo nito ngayon. So, ayan siya. Lagay natin sa gitna. And then, i-close natin. Paano natin siya? Bahala kayo kung paano siya mako-close. Basta i-close nyo. Ayan na siya. Para lang din tayo gumawa ng parang butchi na, alam nyo sa mga Chinese na ano, mandu. Ayan. So, ayan na siya, no? Yung ating mandu. Naging na siyang mandu tuloy. Parang siopaw. Siopaw ang laman eh. Creamy. Sweet potato. Ayan na siya. So, ito siya yung sa panyang shape. Just to show you guys. Para lang kayong gumagawa ng mandu. Or mandu sa Korean. Mandu siya. Sa atin, para siyang siopaw, no? Ayan lang siya. Kuha lang kayo. Lagay nyo sa gitna. And then, after that, i-cover nyo lang siya sa pinakataas. Para i-sealed lang natin sa pinakataas niya. Ayun. So, pagdikit-dikitin nyo lang siya. Okay. Then, that's it. Ayan na siya. Ta-da! Okay. So, ilagay natin siya dun sa iba niyang klahi. Ito na yung mga iba kong nagawa, guys. No? Ayan na siya. So, yun. O, diba? Mukhang masarap talaga, eh, no? Hindi ko lang napakita na binig ko kasi nagtililing na siya, eh. Bago ako matililing. O, ito na, o. Yung, ow! Yan. Genius? Genius. Pasok. Ayan. Pasok pa more. Ayan siya. Ito na siya. Ito yung tira ko sa fillings. O, di ba? Yung tira ko sa fillings, binake ko na rin para isaan na lang yun. Tapos yung isa kong giant, I have the giant one. Okay. So, it should be less than 1 minute only because I don't have enough. Nag-hit na ako nito ng aking tikman natin. Gusto ko yung ganito, yung mainit pa talaga. Ayoko ng mga lumalamig. Parang pag-ibig. Ayoko ng malamig na pag-ibig. It's like love. I like it warm. Okay. Ang ulit! Parang fat! Virgo. Kung nagustuhan nyo to, gayahin nyo to, guys.